Ayan, good morning. Yes. Iingay ng mga ibon. Dami ano? Coffee. Coffee tayo guys. Ano, may kwanto o. Ano to? Ano, may bunga. Diba? Asan yung mga ibon? Ang daming umaga kasi. Tapos na may pa yung kan ng sampagita. Ayun, sampagita. Bawmaw. Ha? Bango-bango. Ganito ang buhay probinsya. Buhay quarantine. Ingay. Ang ingay ng mga ibon. Coffee tayo guys, coffee tayo. Ayan o, coffee. Pati manok. Tour tayo? Inge. Diba? Nagtatanim sila ng kwano. Damo. Tingnan natin. Mga ibon. Ay, ano to? Pwede ko bang ornamental sa aking bonsai? No, oh, may nakita akong ibon kumalit sa ornamental oh. Okay. Okay. Tapos ito ang aming maliit na tambayan, inuman. May mga kwan pa sila. Yung reveal noon. Gender reveal. Di ba? Ito kapag gabi ang ganda. Kasi napapalibutan ng mga ilaw-ilaw. O di ba? Di ba? Yan. Tapos ito, yan mga kwan. May saksakan, may pandyan dito para hindi saan ka na naman galing?
mga bato-bato. Ilig ka sa bato. Ay kasama pang gym. Ay, ilalagay sa kwan. Oo. Nadami pang container na pwedeng lagyan. Diba? Container. Marami pang paglalagyan ng panini. Isa rin yun sa mga ingay. Diba? That's kay Mito. Diba? Ito yung bonsai ko. Napabayaan ko na naman yung bonsai. Kita mo yun? Ito, nakita niyo yun? Sige, ilagay mo na natin to. Nakita niyo yun? So, merong isang maliit dito. Ito ay isang mulberry. Oh. Makakain to. Diba? Kung saan na nakakain ng aming mulberry. Anyways, yan. Kung gusto rin nyo rin ng chocolate, ito. Ito ang ginagawa namin, chocolate and coffee. Marami kami yan. Ayan. Diba? Ang ganda. Ganda, oh. Picture nga ako mamaya rito. Gandang design. Oh yeah, para kasi sana mas maganda kung hanggang dun sa dulo ito para natatakpan yung kan. Diba? Para may lilim. Anyways, ayan, daming bulaklak. Oh. Sound of birds, mga ibon. Ano bang pangalan nito? Kalimutan ko. Lansones ata. Diba? Meron din akong tamarin. Para huwag tamarin. Tamarin para huwag tamarin. Ayan o. Tamarin in a pot. Tamarin in a pot. Ayan o. Oh. Bulaklak pa. Tamarin in a pot. Malaki yan. Thailand tamarind. Yun. Ngayon lang naglinis, oh. Oh. Ilalagay kasi sila, guys, ng kwan ngayon. Tingnan natin. Kamatis update. Kamatis at sakasili update. Lapit na, oh. May salamagi pa, oh. Alam ko nung pagkukuhanan ko ng kwan kapag kailangan natin putulin to para hindi masyadong lalaki.
ba? Sarap ng asin. Amay pa lang sa dahon. Silid. Pinher dito manok ato yun, pinasit niya. Top shit. Madets na. How about alaga ng sili dito. Native silis. Ba? So bien. Baba. Kita yo. Aha. Guyabano. Huh? Then, mangga, at saka, bayabas. Guwapol sa ID ate. Isa. Ay, oh, native. Ayun na, nagbubunga na. Pagkain na naman. Ayan. Tapos inyog, 'di ba? Inyog. Tamihan natin ng inyog. Ito, oy, sa wakas nagkaroon ng buhay dito. Eh. Nalinis na naman. Linis na naman. 'Di ba? Malinis na naman. Tapos kamyas anas. Ah, di ba? Okay. Ga. Nag-iipon ako ng maraming paper tree. Dalhin ko nga sa Jones. Yung 10 hektarya doon. Tamnan natin. Oh, guys, oh, nasa tabi na tayo ng daan. Pero ito ang sloping area. Charan. Ayun ay kulungan ng manok. O, chicken coop. Okay. Ayun yung bahay namin. Ito yung mangga. Ayan. Daming mangga. O, paper tree. Diba? Diba? Ang ganda. Ang ganda ng area. Oh. May nagdito eh. Tangina. Daming magna. Ayan. Gusto niya ng kay mito. Oh. Ayan ang kay mito, guys. Wanna do something kay Mito. Want to eat kay Mito.
Guys, ito yung kulungan ng baboy namin. Yung kalahati. Actually, kwento eh. 20 na fattenings. Nasa taas kasi tayo. Nasa pinakataas. Kaya kitang-kita natin yung buong kwan. 20 fattenings ang nilalagay dito. Kaso nag-stop kami sa kwan. Sa, during swine, African swine flu virus, no? Okay, then saka hindi na rin maasikaso kasi wala namang mag-aalaga, wala nang mag-aalaga dahil bumalik na ako sa hospital, ano? So itong kalahati ginawa na naming bodega, yung kalahati ay ginawa ko ng yun yung project na ginagawa natin for hydroaquaponics. So, di ba? Hydroaquaponics. Nasa gilid na tayo ng daan. At ito na yung main canal ng dam. Di ba? National Irrigation Administration ng Magat Dam. Di ba? So, ang saya. May panahon ako na mag-vlog kasi off ko ngayon. Tignan ko kung ano yung magagawa ko dito. Ang sarap kasi ng feelings, di ba? After ng 12 hours na duty, na dire-diretso na off. Heto na talaga. Di ba? Tignan nyo. Di ba? Ayan. Madami-dami pa akong gagawin dito actually. You know. Di ba? Yan yung buong project, di ba? Oh. So, umpisahan ko nitong kwantong buong project na to. Madami akong gagawin. Pati yan, papagagandahin natin yung chicken coops. Siguro ilalagay ko sa may fish pan. Pero tignan mo ang mga tao dito sa sa Ramon Isabela. Shout out Ramon Isabela. Bakit? Bakit ko sina-shout out? Ayan, tignan nyo ha. Tignan nyo sila. Bakit ko sinasabing tignan nyo sila? O, nagtatapon sila ng basura sa may daanan. Mga hinayupak na yan. Pusang gala. Pusang galang hinayupak. Ha? Ito guys ay yung daanan ng tubig mula sa Nia. Wala kasi tubig ngayon ang Magat. Ano, kaya wala rin dumadari dito sa ating fish pan. Pero alam niyo ba guys na halos ilang taong pinagplanuhan din itong mga bagay na ito nung ako pa ay nagtuturo sa university, sa isang university. Ayan. O, ang dami naming inyog, ano? Itong inyog na ito, ang daming nagkakuan na ahas. O, pinalinisan na lang natin yung paligid. Pero, ano, ang saya-saya kasi may mga pagkain na pwedeng makain kasi dito. Ito yung tubo. Yan yung tubo. Patuntagon. Diretso doon sa may kwan. Yan. Diretso doon din sa kabilang. Sa kabilang ganun. Diba? Oo. Meron na tayong kwan. So, ayan. Inayos na. Sige.
di ba? Yan, nag pinapakwan ko na rin to kasi lalagyan ko rin ng mga containerized container garden to. So, extra na pagkakakitaan. Di ba? Panalo. Di ba? Oo. Tapos ano ba yung mga pan natin dito? May tanim ng kanto. So, may sili. Pinagtitripan to ng mga manok dito. Tignan nyo yung mga doon. Paborito nila maanghang. Tamang-tama lang. Para kapag lulutuin na, maanghang na yung karne nila. Sarap na sarap. Diba? Oh, aglang lang to doon. Kahit nasawin o kinakailangan na ng diligan to. Kulang na sa dilig. Oh. Yung mga kulang na sa dilig, nalalanta. Dapat araw-araw nadidiligan. Magpadilig kayo. Dami ano. Okay. So maluwang-luwang pang pwede natin ilagay dito. Ang daming project. No? So yan mamaya. Ito yung buong fish pan. Diba? Cute. Taran! Tcham! Ang ingay-ingay ng mga kung ano? Ang ingay-ingay ng mga ibon. Napapakinggan dito. No? Sarap! Yan ang buhay probinsya. Yan ang buhay probinsya. Diba? Sarap! Oh. May kwan pa ka din dito. Irrigation kwan din to. Oh. Diyan nga maraming nahuhuli din dyan na kwan. Na isda. Oh. Isda ng kapitbahay. Kapag kwan, umaapaw yung dam. Ay nako. Buhay, oo. Buhay magsasaka. Ayan. Tapos ano pa ba yung mga ulam dito? Oh, mga daming sitaw. Oh, guys. Oh, ano bang luto? Naku, yung mga iba kwan na. Oh. Sitaw. Nagyayelo na. Baka gawin ng binhi. Sayang to. Magsasawa ka naman sa kakaulam ng ganito. Ano? Diyan ba sa Manila, guys? Sa Manila. Ah, meron kayang ganito? Oh. Kaya nga ini-encourage ko kayo na magtanim sa sarili ninyong bakuran. Kasi bakit? Ito. Tignan niyo. Magkaroon ka lang ng ilang piraso, mga 1 2 3 4 5, mga 10 piraso ng ganito na mahahaba. Oh, meron 5 o 10 piraso. Ulam na yan ng tatlong tao. O, diba? I-adobo mo lang. O, kahit wala ng suhog na karne. O, kasi ang ito, tignan nyo to, guys. Yung isang kwan niya. Ganito lang kataas. O, parang kwan lang to, 5'3 or 5. O, 5'3 lang yung pole. O, diba? Tapos, itong isang ganito, isang ganyan niya, ang itong isang araw na ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ang isang tangkay. O kung araw-araw yan, di panalo ka na. Diba? O, kaya in-encourage namin kayo na magtanim. O. Pero hindi ko pala tanim yan. Tanim nung tagalinis namin dito. Nililinis dito sa kwan. Ayan, o tignan nyo. Oh. Ay, extra kwan niya kasi yan eh. Ano to yung naglilinis dito. Extra na, should I say,
pagkakakitaan. Kasi hindi naman nagagamit itong part na ito. O sige, sabi namin, tamnan mo. O at least may ulam ka na. May ulam na silang pamilya. O di ba? O isang pole lang to. Daming bunga. O di ba? Di ang saya-saya. Nakatulong ka na. O. Tignan mo, itong mga to, alam ko, kinakwento itong mga manok. So, tinitira to ng mga manok eh. Part yan ng pagiging magsasaka. May mga problema tayo na makikita on the long run, on the long way. Masosolusyonan naman. Siyempre, ang ano bang pwede nating solusyon sa mga manok, di katahin ninyo, o di may ulo na naman kayo. Joke lang. Siguro, kapag meron kayong chicken coop, o di maiko-contain ninyo yung mga manok, hindi sila makakapanira. Dito kasi, free range kasi yung mga manok namin dito. So, kapag sinabi nating free range, pakainin mo lang ng umaga, bahala na sila sa buong mag-araw nila. Pinapakain namin sa manok namin, dipids. Ito po ay yung pigpig. Ito yung sa rice, yung hindi na halos makain natin, mga tao. O, di ba? Ayan. So healthy. Wala kaming nilalagay na antibiotic, multivitamins. Na? So, ayan. Tingnan ninyo. Guys. Di ba ang ganda? Ayan. Dito, meron din akong, ako naman na ang nagtanim nito. Ito po yung white kamote. Masarap to. White, sweet. Diba? Masarap to. Pati ito nga eh, gusto kong malaman kung paano itong dahon. Kasi niluluto nila ito. Somewhere in Visayas or Mindanao. Nakakita ako nitong ganito, niluluto nila. Ang dami. Sayang. Diba? Sayang kung di natin i-kwan yung resources na meron tayo, especially kapag merong scarcity ng pagkain. Di ba? Gawin natin yung mga pwede. Anyway, gusto kong malaman yon sa mga kakilala ko sa Visayas. Baka pwede ninyo namang mag-suggest ng videos regarding dito sa kamote. Ano? Mag-suggest na nga po kayo ng video at yung pwedeng i-chat. Nakikipag-conversation yung may upload ng video na kung paano lutuin ang kamote leaves. Ano? Kamote kahoy leaves. Ano? So, siya pa naman. Sayang pa man din yun. At i-share nyo naman po dito. Dito sa amin, dito sa Luzon. Ano? So, ayan. Diba? Ito yung kwan. Tignan mo yung tignan nyo yung manok doon, no? Yun po ay, ang kinakuha niya ay yung mulberry. Diba? Ang dami. Kasi, hindi namin nauubos actually. Yan lang kami dito. Sa compound. Ayan. Dito marami pang pwedeng tamnan dito eh. Ito ang napalikot. Diba? Nagtalat lang yung mga tanim namin dito. Mamaya mag-uulam kami ng manok. Para hindi nasisira yung ibang kwan. Yung mga pasaway na manok ang uulamin natin. Diba? Ito is Davao, anong tawag na rito? Damao Pomelo. Tama ba yun? Pomelo. Yan, Davao Pomelo. May senyorita saging pa kami. Joke lang. Sa kwan na to. Sa pinsan ko na to. Diba? Senyorita saging. Alam nyo guys, meron kaming orange kapag nakikikwan na rin ako. Nakikik-orange na rin ako. Ito, ang daming bunga ito. Pero ngayon lang kasi siguro napabayaan. Hindi nakapaglagay ng
Ito, ito yan. Nagbubunga siya ng orange, dalangkita. Diba? O, diba? O, sige. Ikot tayo at tignan natin yung updates, update dito sa paligid ng aming kwan. Tignan nyo nga, oh. Sabi ko nga sa inyo, guys, oh. Oh. Isang pole lang to. Isang kahoy lang. So, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung 10 yan, o di ba, sold na ang kwan mo, agahan nyo, problemahin mo yung pang tanghalian at sa kahapunan. Paano kung ganito? Ayan, ah. Hindi to pang kwan, ha? Hindi to pang commercial. Ito ay pang araw-araw. O, di ba? Kaya na-encourage namin kayo na magtanim sa loob ng bakuran. Kung walang space, panoorin nyo yung mga ilang videos ko sa YouTube, yung sa containerized tayo. Containerized gardening ang nararapat sa inyo. Ano? Containerized gardening. Yan po, dapat ang kwan natin, containerized gardening. O yan, tignan natin. Meron pong, ayan, nagkakape kasi ako eh. O yan, o. That's a mulberry, guys. O, mulberry, guys. O, grabe. Ang dami. Saglit. Ubusin ko yung kwan. Alam nyo to, yan nagiging pagkain ng mga manok eh. Kwent natin. Masarap kumain ng mulberry, guys eh. Ayan. Yan oh. Oh, saglit. Kuha pa tayo ng sample dito. Yung nagbabiolet, yun ang mga pwede nating pitasin. Etong mga nagre-red, wag muna. Di ba? Oh. Pasalamat tayo sa Panginoon at merong mga ganitong klaseng pagkain. Salamat po, Panginoon. Meron kaming simpleng merienda. Hindi man ganun. At least ganun ka mahal. Meron kaming konting pagsasaluhan. Okay. Natin. Pitasin lang natin yung mga kwan dyan, guys. O yan. Ayun, guys. O, naririnig nyo yung mga kwan dun, guys. O yan, guys. Ito ay yung tinatawag nating mulberry. Mulberry po yan. So, kung kwan, di ba? Meron ka ng merienda. O, handful. Masustansya pa, di ba? Oh, di ba? Yung mga manok, ayun, may okra pa tayo diyan, oh. Guys, isang kahoy ng okra, ilan ang pwede nang mabunga? Meron siyang 1 2 3 4 5 6 6. Pinakamababa pa 'yan kasi napabayaan pa oh yung mga may kanta, oh. May pwede pang magbunga. 6. Alam nyo, ang okra, guys, pwede rin po siyang i-containerize. So, pwedeng i-containerize. Kapag i-container mo siya, make sure na yung formula natin with snap solution, makakuan din natin. Ibigay natin. So, ang dami. Butas-butas na siya, oh. Siguro to talagang sa manok. Ito yung bugnay, anad. Diba? Bugnay. Yan yung patibong namin sa kwan, patibong namin sa isda, o di ba? Panalo, hindi mo kinakailangan maningwait, mag-antay ka, di ba? Antay mo lang. Ulam na, o di ba? May ulam ka na. Nag-aantay ka lang habang may iba kang ginagawa. May ulam ka, o di ba? Panalo, o yan, guys, o. Kunin lang natin yung mga nagbabiolet dito. Yung mga nagbabiolet, guys, yun po yung matatamis. Kung baga itong red na ito, itong mga red na to, kan pa lang tong mga to.
Itong mga nagre-red na to ay mga hilaw pa, no? Hilaw pa. O, di ba? Ayan. Around ko na kasi medyo mainit na. Sige, balik na tayo. Balik na to. Ano to? Patola. Ano yung joke na ikon dito? Patola. Walay. Walay. Walay, walay, walay. Ayan pa isa. Kalabasa. Patola. Yeah. Dragon fruit. Tingnan mo yung mga manok. Maakit. Magaling umakit mga manok namin dito eh. Ayan, shout out sa mga manok namin. Magaling umakit guys. Oh. Pagkatapos magsisitakbuhan kapag nakita mo. Mga walang hiya kayo. Mga walang hiya kayong mga manok kayo. Mamaya uulamin ko kayo. Ulam kayo. Di ba? Oh, update lang lang yan mga guys ha. Hello Dugi, Blackie. Hey, good morning. Oh, tapos meron pa kaming ano to? This is calamansi and this is ampalaya. Oh. Hindi yan dugo guys ha, hindi yan dugo. This is the katas of mulberry. Hindi yan dugo. Katas po yan ng mulberry. Di ba? Kasi napipig. Sensitive siya. O yun. O, another pwedeng i-containerize, guys. O. Ito, nilagay lang namin to. Alam nyo ang pwedeng i-containerize? Ayan, eggplant. O, kapag may eggplant, pwede i-containerize. No? So, kapag kinontainerize mo, o di panalo, meron ka na namang ulam. O, di ba? O, di ba? May ulam ka na naman. Ang bunga nito, ta, hanggang lima ata, pwede. So, magkano ngayon ang talong? O, di meron ka ng ulam. Kung may sitaw ka na, may umaga na yon. Okra, tanghali. Pagkatapos, hapon, talong. O, di okay na yung isang araw mo. Kaya, ini-encourage namin kayo na magkaroon ng container garden sa mga urban areas. Alam nyo ba to guys? Dito sa amin, ay, ang tawag dito ay karamay. Maasim to. Kaya, anong pipiliin mong merienda? Matamis o maasim? Itong maasim to, pwede rin itong maging sahog sa ulam. O, magpapaasim sa karne. O, di ba? Pero ito, linalagyan namin lang namin ng asin. Merienda na yan. Guys, tignan nyo. Nagkalat nga lang. O. Di ba? Nagkalat lang. Di ba? O, di ba? Kung nagkalat lang, edi wow. Ayan guys, yan yung update natin ngayon dito sa aming maliit na playground. No? So, tignan pa natin yung mga ibang kan mamaya. I-update ko rin kayo mamaya doon sa container garden project ko. Okay, see you guys. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe po kayo. Random videos po ang binivideo ko. Video regarding sa lahat-lahat. Sa trabaho ko, no? Dito sa buhay sa probinsya, no? Sa nursing, mga estudyante ko. At syempre, yung sa trabaho ko sa hospital. No? Nag-vlog din tayo dyan. Mixed videos ang mga pinagagawa natin. As long as makakatulong tayo at makakapag-promote tayo ng health at saka syempre, ano pa ba? Yung totoong video talaga na ayun, totoong video. Maraming salamat guys. Please like, please do comment and subscribe. Bye.